Gumamela Celis, isang pangkalahatang agimat o gamit. Nais mo bang malaman ang bisa ng agimat at gamit na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kapangyarihan, bisa at pinagmulan ng Gumamela Celis. Bakit nga ba ito sinasabing isang mabisang bagay ng mga antingero? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumamela Celis. Narinig mo na ba ang salitang ito? Ang Gumamela Celis ay isang uri ng bunga ng kahoy na kadalasang matatagpuan sa mga kabundukan sa gawing kabisayaan. Gumamela Celis o Celestial Hibiscus, isang mahiwagang bulaklak na nagmula pangaraw sa mga mahiwagang mitolohiya ng mga anting-anting. Ang mga agimat gaya ng Gumamela Celis ay bahagi na rin ng paniniwalang pangrelihiyon. Nabanggit din sa banal na kasulatan na bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, naisip niya na kung sakaling lilikha siya ng mga bagay-bagay ay kailangan niya ng kasangguni. Ang Gumamela Celis na kumakatawan sa limang titik o letra na Maria o Miriam sa lingwaheng Sirian, na ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Kaya naman ang Gumamela Celis ay pinaniniwalaang isang makapangyarihang salita o bagay na kumakatawan sa M bilang Maris, A bilang Amantissimo, R Rexum, I Emperator, at A bilang Altissima. Limang letra na gaya ng bulaklak na mayroong limang talulot o petals. Ito na nga ang Gumamela Celis o bulaklak ng langit at lupa. Kaya naman dito sa atin sa Pilipinas, partikular na nga sa Mount Banahaw, ang Gumamela Celis ay pinaniniwalaang isang epektibong pampaswerte o money magnet. Isang mabisang panghatak ng swerte o pera kung gagamitin mo sa pagninegosyo. Pinaniniwalaan din na anumang hiling mo ng pag-asenso sa buhay ay matutupad sa tulong ng Gumamela Celis. Mainam din itong pangontra sa mga tao na mayroong masamang tangka o balak sa iyo. Mayroong isang natatanging kwento dito sa atin sa Pilipinas na nauugnay nga sa Gumamela Celis. Sa isang liblib na kabundukan di umano na bahagi ng Sultan Kudarat, na tanging pangangaso ang ikinabubuhay, ay mayroon daw silang natuklasan. Habang sila ay nanghuhuli ng mga baboy ramo o ligaw na baboy, nagtatakang hindi raw ito tinatablan ng pana o sibatman. Kaya nakaisip sila ng ibang pamamaraan gamit ang bitag o trap sa Ingles. At nang kakatay na nila ang baboy na kanilang nahuli, ay nakakuha sila ng mga bunga sa tiyan nito. Kaya simula nga noon ay ginawa na nilang kwintas ang mga bungang ito. Sa paniniwalang, ito ay isang mabisang gamit at proteksyon. At ito na nga ang bunga ng Gumamela Celis. Isang bunga na kapag natuyo ay animo isang bulaklak na mayroong limang petals o talulot. Ang Gumamela Celis din ay ibinebenta sa ibang bahagi ng Asya na ginagamit naman bilang pang-asim sa mga lutuin at mabisang gamot sa ilang karamdaman. Ang bungang ito ay mula nga sa puno ng dao o Dracontomelon tree na karaniwang tumutubo sa mga isla dito sa atin sa Asya gaya na nga ng Pilipinas. Isang puno na tumataas hanggang 148 talampakan. Ang Gumamela Celis ay naihahalin tulad rin sa Rudraksha beads na karaniwang ginagamit ng mga Hindu sa relihiyong Hinduismo. Kaya ang Gumamela Celis ay isang mainam na gamit pang proteksyon, pang paamo at pang paswerte.
Nais mo rin ba magkaroon nito? Ito ay kadalasang mabibili online. Subalit kung mayroon kang kakilala mula sa probinsya, ay magpahanap ka na lamang. Subalit lagi pa rin tatandaan na ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang isang matibay na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.